panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang mamatay. Campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-Agree na Tayo. Ngayong araw, kasama ko po ulit si Casendo o si Engineer Rosendo So ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at si Doc So, si ang ating dalubhasang veterinaryo. Hello po! Hi Amy! Hi Sendo! Hi Doc Sosi! Kamusta ang bagong happy taon? Happy New Year po! Oo nga, kamusta ba? Kamusta ang bagong taon? Puro pagkain. Ha? Of course. yung mas mura na pagkain, maraming mahal na pagkain ngayon. Alam mo, nasabi mo yung pagkain. Oo, Amy. Sendo. Kung walang agrikultura, walang pagkain. Kaya dapat ang agrikultura masikusuhin natin. Yeah, kailangan ano, priority ang local. Ano? Local na producer. Yun ang kailangan. Oh, oh. Kita mo yung mga nalugi ng June, July, August, September, October. Hindi nag-alaga ng November, December. Kaya nakulangan tayo ng manok ngayon. Di ba? Oo. Oh. Kaya maganda naman ang presyo ng manok. Maski tuloy-tuloy yung pag-angkat natin sa ibang bansa, hindi kayang supplyan yung demand ng ating local. Di ba? Opo, kaya medyo mahal ang presyo ng manok ngayon. Pero siyempre, hindi naman niya naging hadlang sa ating selebrasyon. Oo. Yeah. Tanong ko lang, malayo ako dahil bagong taon na ngayon. 2021. 2021, Doc. Yung pag mag-i-issue ng cheque, ha? Baka ako walang cheque. Titignan na, dapat 2021, ano ha? Pagka i-issue mo ng November 2020, bawal ba yon? November 2020, pwede. Pwede, di ba? O, dapat pwede. One year yata, no? Yung ano? Alam ko, 6 months yata eh. Hindi ko kuha. Ah, 6 months. Ah, hindi naman, kasi hindi ako nag-check eh. puro kasi walang pang pondo. Walang pang pondo. Pero ito po, Doc and Casendo, kalain niyo yun, umabot tayo ng 2021 na tayo pa rin po ay may lakas at ito nga yung nakakatuwaan, di ba? Sendo, alam ko expert ka, Sendo, dito. At 2021 na ngayon, ano ha? Yung meron tayo tinatawag na WTO, di ba may agreement na kukuha tayo ng ganitong produkto, tayo naman ang mag-i-export ng ganong produkto. Ano ba yung volume ngayon when it comes to agricultural products, Casendo? Alam mo ba yan? May minimum access volume yun eh. Yes, yes. Ma'am. Sa chicken is nasa 45 million more or less, ganun. Pero ang problema natin is yung outside map. Yung sinasabi natin. Na yung MBM, yung mechanically deboned. Yeah, meat, no? Dapat tumaas na yung tarifa noon. Yun ang dapat na nangyari. Pero may executive order ang Malacanang to maintain yung 5% to 10%. Time which dapat bumalik na sa 35% yun, no? Yung tarifa noon. Na in which nung quantitative, yung binargin dun sa quantitative restriction, dapat wala na yung QR na sinasabi, dapat binalik na yung tarif ng MDM to higher tariff, pero hindi nasunod yun. Kaya nung ginagawa yung batas na yung rice tarification, sinasabi natin sa Senado na dapat in writing ilagay yon na ibalik na sa dating tarif. Ang sabi naman ang assurance naman ng Senado sa atin noon,
automatic daw yun, walang problema kasi yun ang assurance ng NEDA. Eh ngayon, hindi na sunod yun. So dapat yun ang hingin natin para at least pa-collecta ulit ang agri ng additional 6 billion isang taon. Kung natupad yung ibalik sa proper tariff yung mga OPAL, MDM, mga yan. Malaking advantage sa mga local producers yun. Amy, natatanong ko ulit kay Kasendo. Pasensya ka na, Amy, ha? De, sa simpleng terminology, Kasendo, yung minimum access volume ay regular na may papasok, tapos yung outside the volume, may taripa. Paliwanag mo nga, without figures, para malaman ng mga viewers natin kung paano yung WTO, minimum access volume, paano yung tarification, ganun kaakon lang. Yung minimum access volume kasi, yung MAV na sinasabi, dapat nasa 30% lang yung tariff doon. Yung parte ng karne, baboy, no? Yung prime cut, yung mga yun. Ang problema, yung sa chicken, ganun din, yung mga prime, no? Nasa 30% yun. Outside doon, dapat mas mataas ang taripa. Mas mataas ang taripa, okay. Oo. And pwedeng kung sumobra ng importation, dapat ihinto yun. Pwede okay. Natin i-demand dapat yun. No? Pero ang nangyayari is yung outside map, kagaya ng intestine, mga yun, no? Yung mga opal na dinabas nila sa map nung panahon ng yung QR na sinasabi natin, yung quantitative restriction. Yung MDM nasa labas din ng MAB. Yung nasa labas ng MAB, mas mababa pa sa presyo ng MAB. Ibig sabihin, yun kasi yung mga tapon daw nila yun eh. Hindi nila tinatapon sa atin. Yung parte na yun, mas mababa pa sa 35% o 30%. So yun ang hinihingi natin na dapat ibalik na sa 35% yung tarima. Ano naman ang natatanggap natin dahil tayo sumusunod sa mga pagpasok na yan? Dahil wala. Tayo naman ang nag-i-export na eh. Tayo ba yung nag-i-export? Paano ba? Pero lugi tayo, Doc, eh. Amy, kasi ang export natin maliit lang eh. Di ba? Aha. Mostly, yung sa agri, import ang tinatanggap natin. So, ang bigas, ang laki ng import natin, di ba? Ang chicken, hindi naman tayo nag-export. Ang baboy, hindi naman tayo nag-export. So, lugi tayo. Mga gulay, ang in-export lang natin siguro, banana. No? Pineapple. Pineapple. Pero yung banana, mostly China ang kumukuha. Malaki. No? Hindi naman kasama dun sa ASEAN yun. Di ba? Uh-huh. So, ang inaano natin na dapat ayusin mabuti na ibalik na yung tarifa sa 35%. Oh. Additional collection yun, ha? Additional collection yun. Yung sa tinitingnan ko dun sa import, yung additional collection lang sa NDM na sa 6 to 7 billiones, ha? Ganun kalaki. Yung sa port, yung mga opal, aabot ng mga 4 to 5 billiones. So, almost 12 billiones ang additional dun sa yearly collection kung mataas yung itaas yung tarifa. No? Amy, alam mo ba yung MDM? Alam mo ba yung ibig sabihin MDM? MDM? Yung mechanically deboned meat. Yan yung pag dumadating sa atin yan, parang paste yan, tama ba? Parang toothpaste, Kasendo. Yan ang iniahalo sa... Yan yung pinagkayasan ng mga sa buto, yung mga leftover. Yan ang nilalagay naman sa atin sa mga sausages. Tama ba, Sendo? Iba yun? Hotdog. Diba? Hotdog. Oh, akala ko po, mechanically deboned, frozen meat na. Iba pala yun.
ano pa yun? Yung mga, ano nga eh? Yung mga nasa dilata na lechon. Lechon meat pa yun? Oo, lechon meat, yes. Yung parang maling time. Yun. Yun ang hinahalo nila. Pero pero kung titingnan natin dun sa lemon, hindi nila masyadong nilalagay yun. Ang nilalagay nila, chicken, pork. Pero MBM yung hinahalo nila doon. Oh. Kaya mura. Kaya mura. Opo. Eh, sakto to, pinag-uusapan natin, exportation, importation. Eh, meron po tayong pag-uusapan ngayon na hindi ko alam, kayo na magbigay sa akin ng idea, no? Ini-export ba natin to? Ini-import ba natin to? Pag-uusapan po natin ngayon, paminta, Dok. And mag-export tayo ng paminta. Oh. Yan, yan. Yan, yan. Coffee pala. Coffee, alam ko. Coffee for sure. Ay, tanongin natin yung ating speaker tungkol sa paminta. Ayan, pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Katulad na nasabi namin kanina, pag-uusapan po natin ang paminta. Dok Sophie and Casendo, may kasama po tayo ngayon. Sila paminta. Po talaga. Opo. Paminta. Okay. Oo, Dok. Parang ano, no? Alam mo ba, medyo intriguing nga ito sa akin kasi ngayon ko lang po nalaman na tinatanim pa lang paminta. Akala ko po talaga. Oh, come on. Na siya, ha? Oh. Kaya ito, maganda tong episode natin para sa akin. Ayan, so ito na, ipapakilala ko na po ang ating speaker ngayon. Bali, dalawa po ang speaker natin. Sila po magtutour sa atin sa kanilang farm. Sila po ang farm manager po ng La Soledad Farm sa General Emilio Aguinaldo Bailen Cavite. Siya po tama si Mr. Melvin Bendo. Hi, sir! Hi po, maganda nga po sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo, Melvin. Yes magandang po. Hapon. Magandang hapon din po. Opo. Ayan, bali sabi ko nga kanina, dalawa po eh. Melvin 2 kayo, sir, no? Melvin 2, yes. Bendo. Yes, ma'am. Yes, at ma'am. Yes, ma'am. At meron po tayong makakasama si Sir Melvin 1, Bendo, mamaya naman po yon. Yes po, yes po. Ba't anong pagkakaiba ni Melvin 1 sa ni Melvin 2? Yun na, Dokso, okay. Ako po, medyo balingkinita ng katawan. Yung akin naman pong kakambal ay medyo malapad ng katawan kasi po nag-gym siya. Ako naman po plain jogging lang. Hindi po ako nag-gym. Ah, kambal kayo, kambal. Yes sir, kambal po kami. Ah, okay. Pero ito, simulan po natin at ano nga tungkol sa paminta. Opo, eh, kanina po, binibigay na namin yung mga lutuin na masarap po talaga na may kasamang paminta. Sa inyo pong pagkakaalam, gaano na po ba kalaki ang industriya ng paminta dito sa ating bansa? Dito po, sa aking pong pagkakaalam, siguro po nasa 50% pa lang po yung paminta natin dito sa ano sa buong Pilipinas. Kasi sa aking pong, in my own knowledge, dito po sa amin, bayan ng Bailen, Aguinaldo, ay ito po ay ano agricultural land. Lahat po ng may-ari ng lupa dito ay meron pong tanim na paminta. At ang iba naman po ay makikita na sa Lipa, Batangas. Sir, kanina pinag-uusapan namin, ini-export ba o ini-import ang paminta? Sa inyo pong pagkakaalam, inaga-export na po ba tayo ng paminta? Dito po sa aming farm, hindi pa po kami nag-export. Local lang po. Dito lang po muna sa Pilipinas. Para po mapagbigyan, mapagbigyan po yung mga consumers po natin na mas murang presyo sa paminta po. Bakit Melvin, magkano ba ngayong bagong taon? Magkano ba ang kalakaran ng presyo ng paminta? Sa ngayon po, ang kalakaran ng presyo ng paminta po dito sa amin ay nasa 350 po per kilo. Sa farm ninyo, sa farm? Yes po, sa farm po namin. Okay. Pero po yung farm po namin, quality naman po yung paminta namin. Pagka po kami ay nagtitinda o may bumibili sa amin, hindi po namin hinahaluan ng
kung ano man yun, pure na pure paminta po ang pinagbibili namin sa kanila. Opo. Bakit? Anong sinasabi mong pure? Meron bang pamintang hindi pure? Meron po. Anong ibig sabihin? Meron po kasing ano, halimbawa po, giling na po yung paminta. Okay. Ngayon po, ang paminta po kasi pag inihiwalay sa tangkay niya, meron pong tinatawag na pugak. 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 Ibig pong sabihin yun, yun po yung paminta pero wala po siyang masyadong laman. Okay. Ngayon po... Balat lang. Yes po. Ngayon po, yung pugak na yun, kapag po naihalo na sa cornmeal, nagiging kakulay na rin po nung giling na paminta. So, nawawala po yung ano niya, yung amoy niya, tsaka yung lasa niya na talagang purong-purong paminta. Sige, mapunta na tayo dito sa pagtatanim ng paminta. Paano po ba magtanim ng paminta? Ito po yung aking kakambal. Ayan po. Ide-demo niya po kung paano yung ano. Kung paano kumuha ng cuttings, ng ano, ng vines. At kung ano po yung procedure, kung ano po yung ano, mga susunod na procedure para maitanim po na maayos yung paminta. Okay po. Naghanap po siya ng cuttings o suloy ng paminta. Makikita po ito sa pinaka puno ng paminta or yung tawag na mother ng paminta po natin. Gagawin niyo po ay puputulin niyo po ng hindi sagad doon sa pinakapuno ng paminta. Yan po. Yan. Sunod naman po ang gagawin ay pag papatay-pantayin ang dulo kung saan pinuto ng paminta at magsusukat ng dalawang pulgada para po sa pagtatanim ng paminta ng cuttings kung tawagin. Ang lagi po nating itatanim sa pagtataniman ay yung pinakadulo ng paminta o yung magulang na puno kung tawagin. Yan. Yung tinuturo po ng aking kapatid. Magulang na puno ang tawag. Ngayon man pupunta po tayo sa site kung saan itatanim yung paminta. So, pinuputol yung vine, no? Tapos yun ang itatanim. Yes po. Ang itatanim po doon sa pinaka sa paminta ay yung pinaka puno. Hindi po yung pinaka dulo ng paminta. Kung ano po yung pinaka magulang na dulo ng paminta. Akala ko baging, di ba baging lang itatanim? Baging po siya, baging. Kumbaga okay. Sibol. Sibol po kung tawagin. Sibol. Yes po. Bali napili na po na aking kakambal yung ano itatanim na paminta. Pagka magtatanim po tayo ng pamintas, limang bagin hanggang anim na bagin. At nagkakahaba siya ng 2 feet ang haba. Ayun po, hawak ni Sir Melvin. Bakit lima? Bakit kailangan lima o anim? Opo, magandang tanong po yan. Kaya po natin ginawang 5 hanggang 6 yung paminta natin. Hindi po kasi nawawala na mamamatay yung isang paminta. Kaya po, doon po sa itatanim ng aking kakambal, meron pong mabubuhay at merong mamamatay. Yun. Ngayon, ilan lang nabubuhay, Melvin? Sabi mo, may mamamatay, may mabubuhay. Humigit ko muna sa 5 hanggang 6 na yan. Ilan ang mabubuhay? Ilan ang mamamatay? Ang mabubuhay po dyan average. Sigurado ay hanggang 2-3 po yan. 2-3. Ang mabubuhay? 50%. Yes po. 50%. Yes po. Okay. Bakit? Bakit maraming namamatay? Ano?
Ang dahilan po ng pagkamatay nung ibang punla ay sobra po sa tubig o kaya malapit po yung organ at abono na inilagay doon sa puno. At the same time po, kalahati po ng tuhod hanggang lulod. Kalahati. Ito po, hanggang dito po. Ito po. Kung na tuhod po, tuhod. Bago po sumapit ang tuhod ang tanim. 1 feet po. 12 inches. Yes po. Kung magtatanim din po kayo ng paminta, kailangan po hiwa-hiwalay din po yung pinaka ano niya. Dolo. Ayan po. Opo, hiwa-hiwalay din po dapat. Tapos. Ayan po, hiwa-hiwalay po siya dapat. Para hindi po siya nag-aagawa ng nutrients doon sa lupa. Para po mabilis din ang paglaki. Sasakyan na mamatay. Ganun na mamatay dahil masyado sa pataba, ganun ba? Pag po napalapit yung pataba sa puno ng paminta. Gamitin mo yung produkto yung po namin, yung dumi ng rabbit namin. Siguradong mabilis siyang lalaki dahil cold manure siya. Nagsubok ka na ba nun? Sa ngayon sir, hindi pa po kami nagsusubok. Okay. Pagka ano po, subukan po natin. Wala pong masama dyan. Subukan po natin yan. Sige. Opo. Ito na po, bali. Pagka po naiayos na po yung pinakapuno ng paminta na iwahiwalay na, ang susunod naman po natin gagawin ay tatalian po yung pinaka, hindi naman po dulo, kundi nasa katamtama lang po para dumikit ang paminta dito sa kakawate o madre de cacao. Ang ginamit po na tali ng aking kapatid ay saging. Saging po, saba. Yan. Para po hindi tayo gumamit ng mga plastic na straw panali. Ang galing. Nakatali na po siya. Ang next procedure naman po ay tatabunan na po yung paminta natin. Tabon lang po, hindi pwedeng diinan. Ayan, ganyan lang po siya. Tapos po, aayusin po yung pinaka taniman. Melvin, sabi mo sa habang tinatabunan, sabi mo sa kakawate, kailangan ba kakawate? Hindi pa pwedeng magtutulos na lang ako ng ibang klase. Kasi po sa ang nakagistan po namin na ginagapangan po talaga ng paminta ay yung Madre de Cacao. Simula po nung pagkabata namin. Okay. Hindi na po namin na i-try sa ibang puno. Kasi po baka po magkaroon ng disadvantage doon sa ibang puno. Kasi okay. Po ang paminta naman po ay puro pataas ang laki niya. Pwede pong pataas, pwede pong pabilog ang laki niya. Ayan po yung itsura kapag po itanim natin yung vine na paminta. Yan po yung umpisa. Ilang buwan naman yan bago lumaki? More or less, ano po siya, sa 1 year po ang itsura niya ay... Maghahanap lang po kami ng 1 year old na paminta para may pakita po sa inyo ng actual. May mga 1 meter ba? May mga 1 meter? Wala? Meron na po. Mahigit na. Ganun. Ang bilis ha? Isang taon ha? Isang taon. Kailan mamumulaklak at saka kailan pwedeng umarbes? Pwede na pong mag-harvest ng 5 years po. 5 years pa? Opo. Matagal pa din, no? Aalagaan mo po talaga siya, ang paminta. Gano'ng kalayo naman ang paminta doon sa pangalawang paminta? Ang pinaka pagitan po niyan ay 2 to 3 meters. 2 to 3 meters? Yes po. Ayan na. Ito po.
Ito po yung 1-year-old na paminta. Nako, maliit pa pala no. Oo, yes, maliit pa. Oo. Oh. Marami pang Aros Caldong naghihintay dyan. Opo. isang taon po ng paminta, pwede na po ba mag-harvest yun? Namumunga na po ba yun? Wala pa, ma'am. Wala pa po, ma'am. 5 taon eh. 5 taon talaga ang hihintayin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan bang, Melvin, yan bang paminta, pwedeng alter yung kasunod naman niya, yung kadikit niya naman, ay kape? Hindi po gumaganda ang paminta kapag may ibang tanim. Ang, ah, ganun. Yes, oh, yes, sir. Ang gusto po kasi ng paminta ay lawad. Lawad siya. Kumbaga, naaarawan. Nahanginan. Okay. Walang ibang tanim, kundi siya lang. Hindi po siya nagiging ano, malago kung marami pong tanim sa paligid. Okay. Ito paminta na nandiyan, eh, ilang taon na yan yung nakikita namin? Ito pong nakikita nyo sa video, ay ito po ay nasa 8 to 13 years na po yan. Ah, wow! Ganon kay dad? Opo. Melvin, napakahirap na mahirap pala yan dahil ang Batangas at ang Cavite, dinadaanan ng bagyo. Yan ba eh, bumabagsak pag panahon ng bagyo, malakas ang hangin? Dito po sa lugar namin, blessed po kami kasi po pagka may bagyo, hindi po direktang tumatama yung malakas na hangin. Kasi po, ang lugar po namin ay napapalibutan ng mga bundok. Kaya po, madalang po yung, kung mayroon man pong namamatay na paminta o natutumba, siguro po mga 10 lang po, mga ganun. Hanggang pinakamataas na po, 20 siguro. Okay. Pero nagagawa naman po namin ng paraan na itayo uli kasi po, sayang po kasi yung puno ng paminta, ilang taon po namin inilagaan, tapos mamamatay lang po siya ng ganun. Ginagawa na lang po namin ng paraan. Mm-mm. Sir Melvin, kanina hinawakan mo, may color green na doon, no? Green po talaga siya, ma'am. Ito po. Check po ba din na po i-harvest yan? Sa ngayon po, ma'am, ay hindi pa. Hindi pa. Ano po yung itsura? Ano? Dapat po ano mayroon na po siyang kasama na ano na yellow or red na bunga. Oo. Tama. Ang dalawa po kasi ang variety ng paminta dito sa amin. Isa pong local variety at meron pong ang isa po ay Bureau kung tawagin. Ito po yung local variety namin na paminta. Yan, local variety. Yes, Melvin, ma'am. Pwede bang ano? Pwede bang seedling na lang ang itatanim para hindi ganun katagal? Ito pong bunga niya, sir? Hindi. Ibig ko sabihin, seedling na lang. Meron bang binibentang ano na lang, seedling? Magpupunla, sir. Ibig ko sabihin, sir? Oo, magpupunla. Yung nabibili pwede ng mga 2 to 3 inches. Meron po. Kahit po kami dito sa La Soledad Farm, nagpupunla din po kami. Pero hindi po ganun kadami. Panggamit lang po namin. At kung sino po yung nagre-request at nanghihingi, ayun po, saka pa lang po kami magpupula ng paminta. So yung pula na yun eh, may isang taon na bang ano, mabibiling pula? Meron na po. Hindi rin po kami nagbibili ng seedlings na paminta kung madali pong mamatay. Kasi po, ang balik po nun sa amin ay negative feedback po sa amin. Kaya as much as possible po, kailangan po naming maibenta yung paminta ng malakas po yung paminta. Melvin, sa isang punong ganyan, ilang kilo ang makukuha kada taon? Sa fully grown po na paminta namin dito, nakaka-experience po kami kalahating sako po sa isang paminta
minsan naman po walang kalahati, depende po sa ano, sa laki ng paminta, sa laki ng puno. Okay. So 5 years ng puno. Sa 5 years po na puno, kukunti pa lang 'yon, siguro po mga 1/4 pa lang po siguro 'yon, wala pang 1/4. 1/4 so mga ano 'yon? Mga 15 kilos. Oh, hindi, wala pa po, wala pa. Wala pa. 12 'yan. Wala pa, wala kilos. Pa. Opo. Oh. Ito po. Ito pong mga nakikita niyo na paminta dito, ito po ay mga 5 years to 7 years na po 'yan. Yan. Sir, kanina nabanggit mo na kung malakas yung paminta, ano-ano po bang mga sakit ang dumadapo o pwedeng tumama sa mga tanim nating paminta? Parasites po na nanggagaling na po sa ilalim ng lupa yun, ma'am. Na doon po nag-uumpisa yung pagkamatay ng paminta. Petadon po yun. Ibig sabihin, pagbato na rin, nabuhay na ng isang taon, malaki pa ang tsansa na mamatay siya hanggang bago makarating ng 5 taon o 8 taon, Melvin? Yes po, malaki pa rin po ang tsansa na mamatay po yung paminta na itanim po natin. Kaya po, nasabi ko po sa inyo kanina na limang seedlings o limang bagin yung kailangan itanim para kung sakaling merong mamatay, meron mo naman pong matitira na buhay pa. Kaya ibig ko sabihin ay kung mga isang taon na siya, siguradong buhay na yan o maaaring mamatay pa rin bago dumating ng 5 taon o 8 taon? Buhay na po. Iingatan na po yun, yung nabuhay na yon. Anong ibig mo sabihin iingatan? Anong mga gagawin? Meron bang i-spray dyan? Ganong kadalas dinidilig? Naglilinis pa kayo kapag gilid-gilid niya? Paano mga maintenance yes po. Nyo? Ano maintenance? Yes po. Ang ginagawa po namin, kung madumi po yung puno ng paminta, halimbawa po madumi siya. Ang ginagawa, yan, nililinis po namin siya. Puno. Yan, ganyan po yung ginagawa. Tinatanggal po yung mga damo. And another thing po, pag gusto po talaga nating gumanda yung paminta, uhukayin po natin yung paligid ng paminta. Tulad po nung ginawa nung kakambal ko kanina. Pero may mga fertilizer pa po ulit, mga insecticide, wala na. Mga maintenance po, parang gano'n, supplement. Ang inilalagay lang po namin ay yung pampalago lang po na fertilizer. Pero yung insecticide po, hindi na po kami naglalagay. Walang dumadapong insekto sa paminta? Wala naman po. Halos araw-araw na rin po kami nandito sa bukid kasi nga po, gusto namin ma-maintain yung La Soledad Farm. Kaya po, kailangan po namin siyang alagaan at makita kung lumalago ba o hindi yung paminta namin, sir, ma'am. Opo. Sa ngayon, sir, ilan puno ng paminta ang meron po kayo sa inyong farm? Hindi ko po tansyado eh. Pero magbibigay lang po ako ng estimated ko. Siguro po, more or less, nasa 1,000 na nakagapang nasa kakawati po yung buhay. Melvin. Yes po. Meron bang panahon na pag-aanin ng paminta katulad ng kape? Yes po, meron po. Anong buwan? Meron po. Umaabot po ang harvest ng paminta hanggang April. Pinakamatagal na po yung buwan. April. Simula na mula ng buwan? January, February, March hanggang April na po. Pinakamatagal na po yun. Okay. Tapos binibilad pa rin yan eh, di ba? Yes sir, binibilad po namin. Parang kape eh. Oo. Yes po. Meron ka bang idea na ilang butil ng paminta sa isang kilo? Ang makakasagot na po yan yung kakambal ko kasi po siya yung dito eh. Pinaka na.
May tanong si Sir. Ilang butil? Ilang butil, Melvin? Melvin 1. Yes, ilang, Sir. Ilang butil ng paminta ang isang kilo? Ay, hindi ko po na. Humigit ko mo lang. Humigit ko mo lang ang isang kilo siguro. May 200,000, Sir. Nabigi. Hindi naman, 200,000 na butil ng paminta sa isang kilo? Yes, Sir. Maliliit lang po kasi ang bigi ng paminta talaga. Ah, okay. Sige. Sa isang kilo po, siguro yung 1/4. Baka ano ng mga nasa less than 50,000. Ganon, ha? Sa 1/4, opo. Kasi talaga maliliit ganun, lang po talaga ang bigi. Yes, Sir. Okay. Okay. Ayan po, nagkatanim pa rin po ako hanggang ngayon. Oo nga. Dinediretso ko po. May maganda bang panahon ng pagtatanim? Kailan ang magandang panahon ng pagtatanim? Meron po. Nagsimula po ang paghukay ng tatam na ng paminta tuwing summer. Magsisimula po ako ng March. Hukay lang po ako ng hukay nung mga tatamnan. Then pagpatak po ng ulan, siguro mga pag maganda na po yung basa ng lupa, saka na po ako mag-actual na manual na pagtatanim po. Ito ngayon, Sir, December. Tapos ngayon nagtatanim ka. Kailan na ang ano niyan? Ito po, sa palaran po ang tawag po namin. Tawag po namin dito bilang farmer ay sa palaran po ito. Kumbaga, mabubuhay siya. Pag nabuhay siya, maraming salamat po. At kung hindi naman po, another tanim na naman po kami. Ayun po. Mabubuhay yan, Melvin, dahil ngayon langinye. May ulan-ulan pa ngayon. Parang kailangan ng ulan, di ba? Opo, opo, opo. Yan po, kailangan po ng ulan talaga ng paminta. Pag po sobrang init, yan po din ang kalaban ng paminta, Sir. Kapag sobrang init ng panahon, number one kalaban ng paminta is yung init ng panahon. Kailangan po, nadidilig-dilig din po siya. Kaso lang po, pag sobrang init naman po at magdidilig kayo, hindi rin po maganda. Kasi meron po kami tubig, irrigation, sa isang bukid po namin. Hindi rin po pwedeng magdilig ng mainit kasi po, mainit ang singaw ng lupa. So yung ugat po ng mga paminta ay para pong nabibigla siya. Napapasma, kumbaga siya napapasma. Yeah, tama Sir, tama Sir, tama Sir. Sobrang lutong ho, kumbaga yung lupa nagbibitak-bitak, sobrang init, di ba Sir? Oo. Ngayon pag nabasa ng tubig, para ba siyang ano yung parang yun nga po Sir, pasma na bali wala po yung pagdidilig. So hindi rin po namin ina-advise na talagang didiligan po ang paminta. Aantayin po natin, inaantay po namin yung natural na dating ng dilig ng ano, yung kumbaga ulan po. Yan po. Sir, hindi ba mahirap mag-manage ng inyong ano farm? Mahirap po, lalo na mag-isa lang po ako. Mag-isa po ako. Almost 5 years na po ako mag-isa. Tinutulungan na lang po ako nung kakambal ko pag umuwi siya dito. Mag-manage pag libre siya. Kami po dalawa nagtutulong. Sa ilang libong puno na yan, Sir, ikaw lang mag-isa. Buti nakakasama mo na si Sir Melvin, napakagaling ko po. Minsan po kasama ko po ang aking mag-anak, kasama ko po misis ko, kasama ko po yung dalawang anak ko na nag-alaga ng mga halaman po namin. Melvin, binanggit mo na may panahon ng pag-ani, pero yung halimbawa pagdating ng mga August, September, tsaka yung mga ilang buwan, ano naman ang ginagawa mo dyan sa paminta o pinababayaan mo lang pa, paano? Ang tawag po sa amin, nagtatabas. Tinatanggal lang po namin ng mga bagay, ng mga damo sa paligid. Tapos kasama din po yung pruning. Pruning mo tinatawag. Ito po yung Madre de Cacao. Madre de Cacao po ito. Pinopruning po namin siya. Pinopruning namin para pagdating po ng bagyuhan o kaya baka lumakas ang hangin, hindi po siya gagalaw. Uh-huh. Yun po. Yun po yung parang preventive measure namin as farmer na hindi po masira yung aming mga pananim, binabawasan po namin ng mga sanga. Yung ginagapangan po ng paminta, ito po, binabawasan po namin to. Then, nagkatanggal din po kami ng mga damo
na pwedeng makasira sa paminta po. Katulad po nung bagay na gumagapang. Ito po, katulad po nito, ito. Ito po, madamo po yung sample ng paminta. Yan po, yung puno po ng paminta yan. Yan, maraming dahon po sa ilalim. Ito po. Yan. Ang ginagawa ko po dyan, manual po. Yan, tinatanggal lang po namin, unti-unti. Hanggang sa malinis na po siya. Ayan, inuunti-unti po namin. Paikot po yan para matanggal po yung mga gumagapang na bagin. Yan, ganyan lang po, paulit-ulit. Hanggang sa matapos po namin yung thousands na puno ng paminta. Yan po yung ginagawa namin maintenance. Yan po ay ginagawa namin 2 to 3 times a year po. Pagdadamo. 2 to 3 times a year? Yes po, ma'am. So, hindi siya ganun kadalas? Hindi po. Kasi kung lagi nyo pong gagawin, as ako, isang katawan lang po, hindi ko po kakayanin. Ang ginagawa po namin, kumukuha po kami ng laborer, tapos binabayaran na lang po namin sila, ma'am. Opo. Eh sir, ito, pasok naman tayo sa pag-harvest. Paano po ang proseso sa pag-harvest po ng paminta? Ang harvest naman po, ma'am, meron din po kaming kinakausap ng mga tao. Then, almost 1 week po sila mangunguha. Kititimbangin namin sa sako. Halimbawa, sa isang sako, tumitimbang ng 40 kilos na sariwang paminta. Makakadami po sila. Kumbaga, pinakamaraming panguha. Mas malaki po yung kanilang makikitain. Mas maraming panguhang paminta, mas marami po ang kanilang magiging bayad sa kanila sa pangunguha po ng paminta. Yun po. Elvin, yung puno na kinakapitan ng paminta, dapat buhay ba yan? Dapat? Opo, buhay po ito. Buhay po ito. Kakawate. Opo, ang ano po namin dito, inuuna po muna namin ang kakawate na itanim. Siguro, una po siya ng 1 month. Una po siya ng 1 month. Then, after 1 month, sunod na po yung paminta. Ito po, sample. Ito po, sample. Ito po, buhay na po yung kakawate. Ayan po, buhay na po yung kakawate. Ito po siya, ma'am, sir. Buhay na po siya kakawate. Then, mahihukay na rin po siya. Ayan po, tatanman na po namin siya. Kapag okay na po. Ayan po. Melvin, sa ibang nagpapaminta ba? Ganyan din talagang kakawati rin ang kakambal niya? Dito po sa aming bayan, Bayalen General Aguinaldo, ay kakawati po talaga ang nakasanayan na gawing pagapangan o pakapitan ng mga paminta po. Then sa ibang bansa po, nakakapanood po ko kasi pag minsan gusto ko rin po matuto ng ibang technology. Ang ginagamit po nila, mahogany. Mahogany. Opo, okay. Kaso ang mahogany, sobrang taas po. Malilim, lilim. Sobrang lilim din po. Isa pa, sobrang taas po. So, gumagamit po sila ng hagdan na ang tawag po ay type A ladder. Kung alam niyo po yung type A ladder. Oo. Yun po. Yun po ang ginagamit ng mga taga-ibang bansa. Alam ko, Vietnam saka Cambodia po yata ang gumagamit po ng mga ganong technology na nag-ano po sila ng sa mahogany. Tatanim po sila sa mahogany, then ang gamit po nila pag mag-harvest ay type A ladder. Sobrang taas po noon. Siguro mga abot po yata ng mga 2 palapag. Yeah. Hanggang 3 ang taas. Bakit? May dahilan yun na kahit mahirapan sila, may dahilan yan, Melvin. May dahilan po yun. Kasi po, mas mataas po ang puno ng paminta, mas maraming bunga. Yun, di naman. Opo, yun po. Yun po. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, may mataas naman po kaming puno dito, pero nagre-reklamo po yung mga nagpo-proning, yung nagpupukan po. Kasi sa pag-ano pa lamang, kailangan na po naming mag-provide ng hagdan po namin para makiyat po nila para ma-proning po yung paminta. Ito po, sample po nito. Mataas na paminta. Ito po. Ito po yung isa sa mataas naming paminta. Ito po, mataas po ito. Siguro may
dalawang palapag mahigit po ito. Ayan po, taas po yan. Ayan po. Ngayon, ang problema po namin dito, kailangan namin mag-ano po ng yung hagdan na maakyat po nila sa pangunguha saka sa pagpo-proning. Yun po. Mahirap din po kasi umakyat-akyat baba. Kaya po kami, hindi po kami masyadong nagpapataas. Sobra. Pero aprobado, Belby, na pag mataas, mas maraming aanihin. Yun po yung nakikita ko sa ibang bansa po. Aprobado po yun sa kanila. Pero sa amin nga po, minimaintain lang po namin na hindi masyadong kataasan para po as kami, mabilis pong manguha. Ayun po. Saka mabilis po ang trabaho, yung magpo-proning po, yan katulad po niya, medyo malago. Eh, hindi po din ano, kasi hindi po natin masabi aksidente kapag hindi po fix, naka-fix yung hagdan, yung ladder, eh baka po madisgrasya pa yung nagtatrabaho. Kaya po hindi rin namin po. Oh, simple lang naman eh, lahat pag may hagdanan ka, pag nahulog yung kukuha, babagsak din naman sa lupa eh. Sigurado yes, sir, tama po. Tama sir, tama. Tama sir. Kaso yung sir, yung ano after nung pagbaksak, baka yung injury naman po yung ating hindi maiwasan. Yun po, yun ang problema. Dok, so si mostly yung mga talim ngayon, no, gusto nila mababa. Maski yung puno ng mangga, yung nakita natin sa Taiwan, yung mga talim nila na ibang prutas, no? Atis. Atis. Trim talaga nila para bumaba. Kaya yung uso ngayon, mas maganda yung mababa. Kasi nakukuha rin nila yung production, dalamihin lang yung tanim. Yun na lang. Mas mabilis mag-harvest. Opo. Parang abot kamay na talaga. Abot kamay. Ayan, Sir Melvin, may tanong po ako yun na nga, sa harvest, kumukuha kayo ng tao na mag-harvest. May oras din po ba sa pag-harvest ng paminta katulad ng ibang gulay? Meron po. Ang harvest po namin ay nagsisimula po ng umagang-umaga po. Bali, magsisimula po lang sila ng 7. Tapos hanggang hapon na po yun. Ang pahinga po, 9. Then lunch break. Tapos kumbaga sagot ko na po yun. Ako na po ang magpo-provide ng pagkain po nila. Kumbaga sa amin po, pakonsuelo po doon sa mga nangunguha kasi hindi po biro ang pangunguha ng paminta lalo na kung medyo mataas nga po ang puno na pangunguhanin. Yun po ma'am. Provided ko na po yung merienda saka po yung tanghalian. Opo. Tapos po, sa para malaman natin kung pwede nang kunin, kailangan may dilaw o pula. Yes ma'am, yun po. Opo ma'am, kailangan po bago harvestin lahat, yung sa isang puno, mayroong kulay dilaw at may kulay pula. Yung rest, kung meron po kayong makikita ang kulay verde, ay kasama na rin po yun sa harvestin. Pero ano po yung hilog doon? Yung dilaw o yung pula? Yung pula po. Yung po talaga yung talagang pinakamanghang pula. Oh. Ma'am, dagdag in po lang po. Nakakita po ako sa mall. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong mall yun, ma'am. Ang presyo po ng paminta ay 630. Nasa almost 1/4 kilo. Nadurog na ito? Nadurog na ito? Hindi pa. Buo pa lang po yun, sir. Buo pa. Buo pa lang. Opo. Commercial na po kasi yun eh. Commercial na. So, siyempre, iba na po ang presyo na yun. Nasa mall na, nasa magandang lalagyan na. So, iba na po ang presyohan po talaga pag ganun. Sa aming mga farmer, nakakalungkot pong isipin na meron pong mga middleman nagsasamantala sa amin na talagang ibinababa po talaga yung presyo. Kami pong magsasaka, talagang napapaiyak na lang po kami. Pero wala po kami magawa, ma'am, sir. Gawa po ng... Sa panahon po ngayon, pandemya. Kahit papano, kahit mababa ang presyo namin. Sige lang, bili. Kailangan po namin mabuhay din po, ma'am, sir. Bali, sir, yan, open mo. Magkano po ba ang kuha dyan sa inyo pagkagaling talaga sa farm? Ang pinakamura po na, 150. 150 ang benta mo? 150 po. Belvin. Middleman po. Middleman po yun, middleman. Oh, eh, pwede bang tawaran ko? Gawin ko na lang 151.
Pwede. Pick up. Ibig sabihin, Melvin, may relasyon din ang pagtatanim sa mga middleman, tama ba? Meron po. Saka isa pa pong malungkot. Hindi po natin mapigilan ang pag-i-import po. Ako? Importation na lang. Pati yan pa lang. Opo. Ngayon, kung tayo nag-i-import, saan tayo nag-i-import? Anong bansa, Melvin? Thailand po. Cambodia. Vietnam po. Oo, number one ngayon sa pag-i-import, ay pag-export ng paminta. Ang kalaban po ng Pilipinas ay Thailand po. Ang sabi nila, mura daw. Pero yung quality, saka po yung pinaka-aroma na talaga yung puyo namin ipinaglalaban, ay hindi po namin makita doon sa ini-import nila. Talagang walang-wala po. Yun po. Yung aroma po ng paminta na amin na produce, talagang wala po doon sa ini-import nila. Ang laban lang po nila, yung presyo. Sabi nila, mura daw. Sige, wala po kami magawa kasi mura nga po ang bilhin nila. Hanggang doon lang po daw sila sa presyo na yon. Kaya wala po kami magawa. Pagdadami kayo. Dok Sosi, yung paminta, hinahalo yan sa kilawin na kambi. Oo. Oh. Yes, tama po. Oo. Kasi yun doon, nagugutom ka na naman, ha? Melvin, totoo ba, Melvin, na yung paminta ay parang aprobisyak daw yan? Pampagana daw yan. Totoo ba yan? Bulong mo sa akin. Parang totoo po yata eh. Yan! Hindi, alam mo ha, ang lahat kasi ng mga produkto natin, mga halaman, may relevance yung kung para saan. Let's say, para sa matabayan, yan. Anong naitutulong sa tao ng paminta pero sa pampasarap, Melvin? Unang-una nga po sa pagpapakain, pagkain, pampalasa. Then, nakakatulong po sa akin to, kalusugan. Exercise ko po ang pagbubungkal ng lupa eh. Pagtatanim ng halaman eh. So, yun po eh. Alam mo yung paminta, talagang pagkalinagay mo, iba yung lasa. Talagang malalasa mo yung sarap. Oo nga. Oo, sa mga lutuin eh, mga maski gulay, naghahalo tayo ng paminta eh. Chapsoy. Bachoy. Pansit. Oh. Pansit. Sarap yan. Kinolang, labanos. Milaga, bulalo. Labanos. Hala. Bulalo. Yan po, bulalo sa kanilaga. Yan, nakakagutuman po tayo dito. Pati yung steak niya. Pichapay. Pwede po, oo, pichapay. Yung mga bistik. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Ayan, ang dami natin natututunan dito sa pagtatanim ng paminta. Ngayon naman, papasok tayo sa produksyon. Ayan. Sir Melvin, nakita ko sa inyong Facebook page, meron na kayong mga produkto, nakarepack na ito. Kayo po ba mismo nagpo-proseso ng mga produkto ninyo? Yes ma'am, kami na po mismo yung nagpo-proseso. Nililinis po namin yung mga paminta. Then, kami na rin po ang bibili ng mga packaging, bote, o kaya po doon sa stand-up plastic na nilalagyan po namin ng pangalan po namin. Bali, ang pangalan po namin ay Pasenda Bendo. Yung po ay pangalan na, bali, ipilido po namin Pasenda Bendo. Ayun po. Kami na po yung nagpo-provide ng mga gagamitin para ma-out o madala sa market po. Opo. May ano na ba kayo, ready buyer o parang made to order? Paano bang proseso po? Made to order po. Halimbawa, may tumawag po sa aming customer, pa-order po ako ng 1 kilong pino, 1 kilong crack, and then 1 kilong buo. Saka pa lang po namin ipo-provide yung kanilang yung kanilang order. Kasi po pag halimbawa nag-prepare na po agad kami noong durog, medyo nawawala po kaagad yung pinaka-aroma po ng
Yung amoy po ng paminta. Amoy, so, oo. Opo, hindi po agad namin pinipino siya. Hindi rin po kami nag-i-stock agad ng mas mataga, ng matagal para po pagdating ho, no, pagdating sa quality, ay okay pa rin po yung mga produkto ng paminta na ibibigay po namin sa kanila. Opo. Melvin, di pipitasin, di ba? Pagkapitas, yes, binibilad sa, binibilad lang sa araw yan eh, di ba? Opo. Ilang araw ibibilad, ganang katagal at ilang araw binibilad. Pagkatapos, ano ang gagawin? Binibilad po namin sa tirik ng araw simula 8 a.m. hanggang 4 p.m. 3 days po yun, pinakamatagal. Then, after po noon, hahayaang bukas yung sako. Hahayaan lang pong sumingaw, mawala po yung init. Then, after 1 month po, 2 months, pinakamatagal, binibitay po namin para mawala po yung mga natirang tangkay, then yung mga alikabok, para mawala din po. Pinipilian po namin sila ng mga tangkay na maliliit para po pagdating sa production, may meron pong bibili. Malinis na po yung mga paminta po namin, products. Sir, gano'n po yung lifespan po nung ano nyo, nung mga produkto nyo? Limbawa, itong sinasabi nyong durog na paminta, saka yung buong paminta, gano'ng katagal po pwede natin ma-store yan? Halimbawa, bumili ako. Yung buong paminta po, tumatagal po ng 5 years. Oo, taon yan. Taon yan. Oo. Kailangan siguro ano yung drying talagang maganda, no? Para at least tatagal ng gano'ng katagal. Melvin, anong dapat ang moisture content para at least masasabi natin maka-store ang paminta ng 5 taon? Room temperature po, mga 25 to 30, room temperature po. Ang stocking niya. Sabi niya, ganong katuyo ang paminta? May tester ba kayo niyan? Wala po kami tester eh. Basta ang inano lang po namin, yung parang pag hinawakan nyo, para siyang marakas po. Ay, yung tunog na marakas. Tuyo. Tuyo po, tuyo. Opo, tuyo. Oo, dapat talaga tuyo yan. Kapag sobrang tagal naman po at hindi maganda yung pagkakatuyo. Pagkakatuyo, nagkakaroon po siya ng amag. Amag, oo. Yan po yung pangkaraniwang problema na pag nakita ng buyer, umaayaw na po agad. Kaya hanggat maaari po ang ginagawa namin, room temperature lang po talaga. Then, pinapatuyo po namin ng maganda talaga, tuyo-tuyo, para once na nakapak po siya na maayos, hindi po siya magkakaamag. Melvin, maganda siguro vacuum seal niyo para siguradong walang hangin. Pwede rin po, kaso yung ano po namin, puro manual pa lang po. Saka po, siyempre, ang kita naman po namin sa pagbubukid, hindi po ganong kalakihan po. Kasi ito actually, yung pagbabacuum seal, pwede rin, pero kinakailangan naka-open lang yan eh. Number one, pag may bibili din yan, ang paminta nabibili dahil inaamoy yung paminta eh. Kung naka-vacuum seal ka, hindi po pwede. Oo, inaamoy. Diba? Oo. Nalagay na habol. Hindi bibili pag naka-vacuum seal. Pero Sir Melvin, ang tanong ko po, matagal na po itong inyong farm, no? Sabi niyo po, namana niyo pa po ito. Opo. Namana ko na po sa tatay namin. Mga ilang taon na po itong farm ninyo? Ang farm po namin ng paminta, siguro, mga nasa almost 50 years na po. Wow! Ilang taon po yung pinakamatanda niyong paminta dyan? Oh, ang pinakamatanda pong paminta is almost 40 po. Wow. Kasi sabi ng tatay ko, yung mga paminta po na matatanda dito, kasi ng edad namin, 37, magte-38 na po ako. Mm-hmm. Ay, hindi ko alam po. Hanggang ilang taon na, Melvin, nabubuhay ang paminta? 40 years to 50 years po. Depende po sa maintenance na ginagawa po ng may-ari po ng pamintahan. Matagal din pala. Matagal din pala? Oo, matagal po. Itong 40 years old na paminta, napapakinabangan nyo pa na kakapag-harvest pa kayo dito? Opo, ma'am. Hanggang ngayon po, nakakapag-harvest po kayo. Ito, tingnan ko, papakita ko po sa inyo. Yung mga Melvin, 40 years. Melvin, anong pinaka-peak, anong pinaka yung sukdulan ng taon ng paminta na namumunga?
May sundulan yun eh. Yung 20, apo. Dami na pong bunga. 20 hanggang 30, ganyan. Opo, yan. Talagang madami po siyang bunga. Siguro ayun. Po sa isang puno po, siguro umaharvest po kayo ng mga siguro 10 kilos. Oh, 10 kilos to 15 kilos. Ito po yung matatanda namin po, no, nakasindanda po namin. Ah, pakita ko po sa inyo. Ayan po, papalapit po kami. Ayun, parang napapaihik, no? Ayan po. Ayan po, 40. Ayan. Ang laki po yan. 40 years na yan. Yes po, opo, ayan po. Almost 40 years po yung punong yaya. Magkakatabi po yan. Mas ayan matanda po ka dyan o mas matanda yung puno? Mas matanda po yung puno sa akin, sir, ma'am. Ayan po. Pero mas mukhang bata ka. O, mukhang bata. Salamat po. Ayan po, mga 40 years, almost 40 years po na puno ng paminta yan, ma'am, sir. Ayan po. Ayan po. Ganda, ganda. Talagang pumasok sa pagpapaminta, lalo na, ayan. Matulad nyo, mula sa magulang nyo hanggang sa inyo, nakapapakinabangan po natin. Ako po, sa totoo lang, ma'am, graduate po ako ng 4-year course. Teacher po ang tinapos ko. Pero hindi ko po akalain na dito rin po ako babaksak sa pagbubukid. Ayun po. Okay yan. Okay yan. Iyan ang sinasabing mag-agree na tayo. Oh. Agree na agree po. What makes you decide na galing sa pagti-teacher, eh sabi mo, gusto ko nang pumasok dito sa pagpapaminta? Ganto po yan, sa madaling salita, nanghihinayang po ako doon sa pinaghirapan ng magulang ko. Doon sa pagpupundar ng magulang ko, namin, kasama na rin po kami sa pagpupundar. Pag po bakasyon, college, inaaya po kami ng tatay namin. Tara sa bukid, tarimika tayo ng paminta. Hakot tayo ng mga pananim, hakot kami ng mga poste, madre de cacao. So, yun po. Nung mapatanim na po yun, medyo maedad na rin po ang tatay ko. Nagalawang isip na po agad ako. Kumbaga, naka-experience naman po akong pumasok sa mga pabrika, sa trabaho. Pero parang ang puso ko po talagang nandito po yata sa bukid na kailangan kong suportahan ang tatay ko, tulungan ang tatay ko sa pagbubukid. Kasi kung hindi ko po siya tutulungan, wala po, maano lang po yung pinagpaguran po namin, mawawala. Opo. Napakaganda po ng inyong sinabi. Napaka-inspiring. Ito po yung 40 years old na paminta namin. Ang laki po eh. Hindi ka ba napapahing dyan? Sa ngayon hindi. Sa ngayon hindi pa ho. Sariwa pa. Sariwa eh. Pag natayo po ito. Pag natayo po ito, sigurado po yan. Ayan po. Ayan. Ito po yung 40 years. Melvin, meron bang taniman ng mga paminta puwera sa Batangas at saka Cavite? Pwede ba sa Quezon yan? Pwede ba sa Bulacan, Pampanga? May nabalitaan ka ba? Sa alam ko po, sa Isabela meron po. Pero hindi ko po alam kung ganito rin po yung itsura na makikita. Laguna po, meron din po Laguna. UPLB po, ang alam ko po. UPLB, Laguna, Cavite, tapos Batangas lang po yung medyo alam ko po na marami na production ng paminta. Other na lugar po, wala po kong alam. Ang idea ko po sa ibang lugar na po, ibang bansa na. Yung Thailand po, Cambodia, Vietnam, yan po yung alam ko na. Opo. Sir, ito naman po para lang po magkaroon kami ng idea, no? Magkano naman po ang inyong kinikita pagka po harvest time po sa inyo? Wala po kaming kinikita, ma'am. Abunado pa po kami, ma'am. Sa mga utang namin, sa mga inilalagay po namin sa paminta na fertilizer. Hanggat maaari po kami, nag-organic na lamang po kami para less gastos po kami. Hanggat maaari po, ako na rin po yung nagtatrabaho para medyo makalibre din po kami sa labor. Opo. Kumbaga para po yung gastos namin hindi masyadong malaki. Kinatsaga-tsaga ako po unti-unti sa isang araw kung ano lang po yung aking magawa. Sa ngayon po, pandemic, talagang wala po akong masasabing kinita ko po. Talagang lugi po talaga. Mm-hmm. Pero Melvin, napag-aral mo yung anak mo. Nagkaroon kayo ng masasabing ayos na bahay. Yan yung galing sa paminta, tama ba? Sa pagsisikap po ng tatay ko, tulong-tulong na rin po kami magkakapatid. Oh. Apat po kami magkakapatid. Tapos yung mami ko po, retired government employee po siya.
sa Veterans Hospital po siya. So nagtulong-tulong din lang po kami, saka po isa po scholar din po kami, kaya po kahit papaano nakatapos po kami ng pag-aaral. 'Yun po ang pinagpa-aral po namin, kaya po kami nakatapos. Opo. Eh Sir Melvin, ang tanong ko, ito ngayon kasi ginagamit na natin ang social media sa pag-market. Malaki po ba na itulong na itong social media para mas makilala o mas marami po ang makabili ng inyong produkto? Napakalaking tulong po ng social media, ma'am. Kasi kung wala pong social media, hindi po kami makakapag-promote ng aming mga produkto tulad po ng paminta. Kasi nga po, ito po yung pinaka-main crop namin sa ngayon. Kung wala pong social media, hindi po namin alam kung saan kami pupulutin ngayon. Hindi po namin alam kung mabibenta ba o mai-stock lamang yung aming paminta. Awa po ng Diyos yung social media. Naipopromote po namin at kahit pa paano, may pumapasok pong pera sa amin ngayon. Mm-hmm. Yun po. Hindi man po malaki, pero malaking tulong pa rin po sa amin, mag-anak. Opo. Malaking tulong pa rin po. Sir, sabi mo 5 years ka na na ikaw yung nagmamanage talaga dyan sa inyong farm. Yes, ma'am. At sabi mo din, wala ka din masyadong kinikita. Pero bakit ka nagpapatuloy? Hinahanap-hanap po ng katawan ko, ma'am. Yung pagod, saka yung pong ano, kapag may itinanim ka, yung bang kahit man masakit ang katawan mo, pagod ka, pagdating ng araw, hindi naman po laging hirap yung naranasan mo. Siguro, sa ngayon, hirap po ang naranasan ko. Pero after siguro nitong pandemya, sa mga susunod pang panahon, siguro sarap naman po. Kasi umiikot po mundo eh. Pag minsan nasa ilalim tayo, minsan nasa ibabaw naman po tayo. Aangat din po tayo lahat. Melvin, yung before pandemic, more or less, magkano nakukuha niyo, kunyari sa January, February, March, April naman, no? Noong last year, wala, before dun sa pandemic, okay naman ba yung bentahan? Noong bago po mag-pandemic, okay naman po eh. Ang bentahan po ng paminta, umabot po ng 500 per kilo. Wow! No po. 500 so, per kilo. So tumumal nung pandemic, tumumal. Opo, yung tumumal pandemic. Po. Tumumal po nung pandemic. Opo. Kasi alam mo, Doc Sosie, tsaka Emmy, kung pumunta ka sa restaurant, no? Lahat na table may paminta yan. Oh, yung daming restaurant nagsara. Diba? So talaga. Lahat ng restaurant wala akong nakitang walang paminta eh dun sa table. Kung may asin yan, may paminta. Pero alam mo, pasensya na, medyo magkukwento lang ako. Sa restaurant, yung ordinaryong karinderiya, ordinaryo, tinataktak na ganun eh, di ba? Oh. Eh ako nung minaimbitahan ako ng kaibigan kong mayaman, normal eh. May iniikot palang gano'n na parang kahoy, paminta pala lumalabas nun. Oo! Opo. sa steak, yun ang ginagawa nun. Oo nga. Para sa riwa, para mas mabango, gano'n ba? Yeah. Parang gano'n po, tama po yun. Parang buo po siya, tapos pag kailangan lang, saka lang po siya parang i-squeeze para kanina, maging powder. Melvin, kanina sinasabi mo may order sa iyo na buo. Merong may sukat ba 'yan? Tsaka paano 'yung dinidikdik o dinidikdik ba 'no gina-grinding? Paano ginagawa mo? Meron po kaming manual na grinding, parang cornmeal grinder po. Nabili po namin sa Divisoria. Manual din po siya na 'yun nga po kategory. Meron po kaming pag merong nag-order sa amin, tatanungin namin kung crack ba o pino. So kapag crack lang, isang giling lang, isang daan lang sa cornmeal. Then kapag gusto nila na pino, dalawang beses to three times na gigilingin, padadaanin sa cornmeal. Yun po. Alin ang mas mahal? Alin ang mas mahal? Alin mas mura? Mas mahal po yung pino. Mas makakamura po sila sa per kilo. Opo. Ngayon po sa inyo, yung isang 200 per gramo po ba yan ang binibenta nyo? Meron kasi ako nakita na parang maliliit ang nasa po, tapos may nakakunaan. Yes ma'am, per gram po. Per gram po, opo. Per gram. Opo, 250 grams, ganyan, na buo. Magkano po yun? 220 po. 220. Pagka pino? Kapag pino, medyo patong lang po ng konti. Mga 250 po. Kasi po, kaya po tumaas ang konti.
eh yung manual labor po ng pagpipino, yun po yung ano namin. Opo. Ayan. Eh, kasama niyo na po ba si Sir Melvin too? Ito po. Ito po siya. Natutuwa ako sa pangalan niyo. Sir, kwento mo ko naman, no? Bakit po ba Melvin 1 at Melvin 2? Naku, curious po kami. Melvin 1 saka Melvin 2 po ang pangalan namin kasi po kambal kami. Ang nanay ko po ay ayaw nang mahirapan sa pag-isip ng pangalan. Magiging pangalan namin. So, ang ginawa po ng mother namin, Melvin 1 and Melvin 2. Melvin the first, Melvin the second. Kaya po ito, pareho po kami ng pangalan. Magkamukha nga, no? Oo nga. Sa bigote lang at sa balbas lang nagkaiba. Parang paminta. Ang paminta, yung isang butil tsaka yung isang butil, halos magkaparehas, ay, di ba? Opo, ito po. Parang kami po, parang ganun rin. Ayan, first time po namin magkaroon ng talaga kambal dito sa aming show, kaya po natutuwa kami. At isang bagong taon po ang papasok, nakakatuwa po na kayo po ang kasama namin. Sir, and ito ay para na rin po makatulong sa inyong negosyo, invite po natin ang ating mga manonood para po tangkilikin ang inyong pong negosyo. Magandang hapon po. Iniimbitahan po namin kayo na manood dito sa aming ginawang video para din po makatulong sa iba na nagsisimula at magkaroon ng idea about sa pagtatrim ng paminta. Sana po suportahan ninyo po ang local farming at saka especially yung farmer dito po sa ating bansa kasi po wala pong gagawa nito kundi at wala pong mag-share nito kundi tayo-tayo din lang po kaming mga local farmers dito sa ating bansa. Yun po. Maraming salamat po. Opo, thank you. Maraming salamat. Ganda rin sinabi niya, Eni. Suportahan natin ang local farmer. Yun tama yun. Opo. Ang kilikin ang sariling atin. Maraming salamat po. Tama po yan. At Sir Melvin, maraming salamat po. Dami po namin natutunan at nakaka-inspire po ang puso nyo para po sa agrikultura. Maraming salamat po. We hope and pray po na sa taon na 2021 ay mas lumago pa ang inyong farm at dumami po ang mga bibili ng inyong mga produkto at dumami pa po ang mga gusto din po magtanim pa ng paminta. Maraming salamat po. Doc Sosin, kasi salamat din po ma'am, salamat po. Na nag-enjoy din kayo sa ating episode. Emi, sana lang ako. Kung gusto kong pumasyal dyan sa kambal na yan, paano ba pumunta dyan? Para kung may bibili sa kanila, paano ba pupunta dyan? Madali lang po. From Tagaytay po, siguro alam niyo naman po ang Tagaytay. Yeah. From Tagaytay, 22 kilometers lang po kami. Tanungin nyo lang po kung yung bayan ng Baylen. Mababait po ang tao sa Tagaytay. Kayang-kaya po kayong ituro. I-guide po nila. Melvin, papasyal ako ha. Pwede bang pumasyal? Kasi pagpunta ko ng Tagaytay, papasyal ako dyan. Pwede. Yes po. Anytime po. Doc Sosie, yung kalbuka mong veterinary. Doc Sosie. Okay. Tawagan po ako, Doc, para sabay tayo. Oh, sige. Sabot naman po ako. Oh, sige. Sama na ako. Sama na rin po kayo, ma'am. Oo. Ayan, Sir Melvin, ano po ulit yung pangalan ng product niyo, sir? Pagkakataon na natin, tas saka po contact number. Ang amin pong farm, ay ang pangalan po niya ay La Soledad Farm. And then po yung ang product naman po namin ay Fazenda Bendo. Maaari nyo po kaming tawagan sa telepono number na 0917-538-0223. Matatagpuan po ang aming farm dito sa bayan ng General Emilio Aguinaldo, Baylen, Cavite. Okay po, yan. Okay. Po, maraming kumontak sa inyo after ng episode na ito. Maraming salamat po ulit. Kaya po, sa susunod po ulit, ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.
mag-agree na tayo. Thank you.